report ang ating, i-guide ko po kayo how to complete the I-134 or Declaration of Financial Support na before po ang tinatawag ding Affidavit of Support po na galing kay petitioner na may signature ni petitioner. Ngayon po ay i-guide ko kayo kung paano ito siya i-gawin. Yung mga names po dito ay katang-isip ko lang po na ilagay just to guide you kung anong dapat nating gawin. So yun, number one, i-click natin yung another individual who is the beneficiary. Tapos nilagay ko yung example na name ni beneficiary. Tapos kung may another name kayo dati, like married kayo, ilagay nyo rin po dito yung naging pangalan nyo. If not, just skip it. Then, lagay natin yung date of birth ni beneficiary. And then, lagay natin female at yung kayong alien registration number or a number. Makikita po to sa inyong NOA 2 sa taas po ng name ni beneficiary. Pero kung ayaw nyo naman lagyan, just, it's okay. Lagyan ng NA or not applicable. Tapos, ilagay din po yung place of birth ni beneficiary. At saka kung anong marital status ni beneficiary, single ba, never been married, or nagkaroon ba siya ng divorce, widow ba siya, or marriage annulled, yun lang po ay i-click nyo po. The next page po tayo, yung mailing address ni beneficiary. Tapos kung may apartment, kailangan nyo po, kung apartment, lagay nyo po yung floor or yung number ng apartment. Zip code. Of course, kung anong province, tsaka country. Tama naman yata yung aking spelling. Tsaka, pag same naman yung mailing address nyo sa, yung address nyo na tinitirhan, just click yes. At kung gusto nyo ilagay pa rin yung address nyo dito, same sa taas, you can do that also. Go ahead lang po. Kasi ako tinatamad, kaya hindi ko yun ilalagay. Same lang naman, nakapag-yes naman ako. So, ito naman yung anticipated length of stay sa US. So, let's say, mag-travel si beneficiary is December 1, 2023. So, i-click natin yung no end date. And then, dito sa individual na full name naman, ito yung information about the beneficiary din, yung mga financial information. Lagay natin yung complete name ni K1 or ni beneficiary, K1 beneficiary, birth of date niya, and then, ilagay natin dito beneficiary. And lagay natin dito kung anong sahod, kung sahod niya or anong income niya, pwede mo na ilagay or binibigyan ka ni F mo or ni fiancé mo. Okay, that's it. When may suporta, kung wala naman, lagay natin yung zero. Tapos, mag-note tayo dito. Kung gusto nyo ito, basahin nyo po yan. Tapos, i-answer natin yes or no. So, lalagyan ko no yan dyan. And then, it's still the information galing kay beneficiary. Lagay natin yung complete name. Kasama na yung maiden name or yung middle name ni beneficiary. Tapos,
tapos NA lang tayo dito. Lagay natin 0 din. Tsaka lagay natin yung 0. Ibaba natin yan dito. Okay. Then information na to ni petitioner. So, lagyan natin yung full name din. Tsaka, kung may last name or may another name siya dati, lagyan niya rin natin dito. So far, wala naman. So, NA lang yung ilalagay natin. And then, lagyan natin yung address. Ay naku, ano ba? Naloka ako dito. Nilagay ko address. I-delete natin yan. Lutong ang lola nyo. Okay. Lagyan natin yung full name. And then, ito na yung address. Totoo na to. Address na talaga yung ilalagay nyo dito. Yung street. Tapos yung town or city. Tsaka yung anong state. Tapos ilagay natin yung complete name dito ni petitioner. Kung same naman dito sa taas, pwede nyo rin isulat. Kung masipag kayo magsulat, okay? Kung hindi naman, just keep it kasi nag-yes na tayo doon na same yung mailing address at yung current physical address. Lagyan natin yung birth date niya. Of course, ni petitioner. Tsaka yung place of birth. As if lang to. Tapos mag-NA lang tayo kasi wala namang alien registration dito si petitioner. Tapos lagay natin US citizen talaga. And then, skip lang natin yan. At dito na tayo sa employment information ni petitioner. So, kung employed, click natin yan. Kung hindi naman siya employed or retired siya, click natin yan. Pero kasi nga employed as if nating petitioner, ilalagay natin. Halimbawa, yung work niya ay click natin yan first and then we're gonna put kung anong trabaho niya ay ayaw. Okay. So, let's put box here. So, let's say Amazon driver. Ilalagay natin Amazon driver. Okay. Nag-work siya sa Amazon company. As if lang naman yan. Then, kung anong address na kanyang pinagtatrabahuhan. Let's put that also here. So, ilalagay natin yung name and then yung birth date and then lagay natin self at kung magkano yung kinikita ni petitioner annually. Ilalagay natin yan dyan.
And then, mag-note tayo dito. And then, lagay natin. Mag-note lang tayo dito. Tapos, yung full name of asset holder. Lagay natin complete name ni petitioner dito. And then, NA. Tapos, 0, 0. Tapos, ito. Kung naka-previous pa siya nakapag-petition ng K1 or na nagkaroon ng nag-fill out ng form 137, ilagay dyan no or yes. Pag yes, ilalagay dito yung pangalan nun ng taong iyon. We need to be honest sa pag-fill out kasi malalaman pa rin yan ng US Embassy or ng USCIS. So, be sure na lagay natin yan. Kung meron man, kung wala, just skip it. Okay lang. Let's move on. Tapos ilalagay natin dito, I intend. Tapos ilalagay natin dito. Pinaste ko lang yan kasi same yan sa ginawa ko rin. Okay. And then, about naman to kayo beneficiary, just check this letter A. Okay na yan, na nakakaintindi tayo ng English. At nabasa natin kung ano man nakasulat at na-fill out natin ang tamang sagot. Tapos yung phone number ni beneficiary, ilalagay din natin. And then yung active, okay? Active email address ni beneficiary. Ilagay na rin natin dito yung same lang din na number niya, na phone number. Okay lang na naman yun. And then, sa baba dito ay signature ni beneficiary. Okay? At saka kung kailan niya, kailan siya nag-sign, lagay din ang date. And then, dito naman kay petitioner, iti-check natin yung letter A. Na nakakaintindi tayo ng English and nabasa natin yon at naintindihan yung pinagsusulat natin dito. And then, of course, daily number or telephone number ni petitioner, dalaway dyan. Same lang naman. And then, active email address again na ni petitioner. And also, kung gusto nyo basahin to, basahin nyo po. May isa para maintindihan nyo. Then, signature ni petitioner dito at saka kung kailan niya siya nag-sign. At saka dito, skip lang natin dito. Lagyan natin ng NA. Tsaka dito naman, yung additional information, name ni petitioner, or last name. Last name or family name muna ni petitioner. And then, yung first name. At saka, middle name. Yan. Yan. That's it. Yan lang po ang ating pag-fill out. It's so easy and simple. Just follow these few steps na ginaguide ko kayo. Simple lang po siya. At pwedeng-pwede nyo gawin na kayo lang. At 13 pages lang siya. Kaya yan lang po for today. And God bless you. And just stay tuned kung ano pa po yung mga videos. And whatever po na yung katanungan, just click the comment below. Okay? And have a good day. Thank you for watching. God bless.